Ngayon naman guys ay magpa-plansya na tayo ng mga damit. As you can see guys, nagpalit ako ng pambaba dahil nabasa ito nung naglilinis ako ng banyo. Pumasok yung amo ko. Nako, huwag kang lumingon sa kaliwa mo, madam. Huwag na huwag. Huwag kang magpahalata, girl. Pasimple ka lang. Na parang walang nangyari. Madam, may hidden camera ako. Nakikita po kayo. Ay, buti na lang, girl. Hindi ka nahuli. Ang galing mo, girl. Best actress. Pang-famous ang acting mo. Winner! Parang linya lang sa drama ni Angel Locsina. Huwag ako. Tama ba, guys? Si Angel Locsina? The best ka talaga, girl. Wala na makakatalo sa'yo. Bravo, bravo, bravo. Bigyan natin yan ng masigabong palakpakan sa akin ng huling halakhak. Oops! Hindi pa tapos, girl. My husband is sick na rin. Welcome back. Tama, Jack. Nakalusot ka na naman, girl. Wala na talaga. The best na talaga ikaw. Oh girl, ba't ka nalungkot? Ah, kasi magkakaroon ka na naman ng bisita. Ganun talaga girl, ang hirap kumita ng pera. Go lang girl, kaya mo yan. Bilisan mo na girl, pamamalansya mo. Ganyan, bilis-bilisan mo. Kala nyo guys, binilisan talaga. Fast forward lang yan. Ayaw naman. Actually guys, 2 days na yung mga damit na yan. Hindi kasi ako nakapag-plancha kahapon. Super napagod ako eh. Kaya ayun, natambakan na ako ngayon. Okay lang yan, ganun talaga ang buhay. Tapos sumabay pa, nagkaroon pa ngayon ng bisita. Ay, grabe. Pagod na naman ito sobra sa araw na ito. Hindi naman upo guys. Pero parang parang mas mabilis kapag nakatayo. Alam niyo ba guys, kung saan ako natutong mamalansya, kung kanino? Sa lola ko. Kasi, lola ko noon ay labandera eh. Lagi ako ang kasama niya pag ano, kumukuha siya ng labada sa kanyang ano, nilalabadahan. Kaya, kasi, siguro, 9 years old siguro ako noon. Basta great, ano, elemental pa lang ako noon. Lagi ako sa kasama ng lola kumukuha ng labada. Kaya saan ako natutong maglaba, ano, malansya. Salamat ako sa lola ko tayo dito. Naranasan ko yung, alam mo yung, hindi, naranasan ko talaga kung ang hirap. Kasi kahit noon na, mama ko nagtatrabaho sa ibang lugar, sa Pilipinas naman, nakapadala ng suporta. Pero, ano, kahit nagpapadala mama ko, ay, nag-ano pa rin, gumagawa pa rin. Ako lang, ano, yung parang, siguro achievements ko na rin kasi, kahit kaya namang ano, support ng mama ko, kaya naman kaming buhay na kapatid ko. Pero, iba pa rin yung, maranasan mo talaga yung ano yung hirap pa. Kaya yun, ako talagang gusto mo talaga maranasan mo. Parang yung bata pa ako, na-excite ako magandang maglabada. Lahat minsan na
lagang nagpipresenta sa lola ko na ako ng mga lansya. Pero syempre, minsan lang, sinasabi lang yung ganito, mga t-shirt lang yung plansyahin mo. Kasi yun yung madali, pero yung mga ganito mo, hindi pa yan kaya ng event ko kasi mami, maano siya ng mayari ng damit, hindi pa hindi maayos yung pagka-plansya ganun. Pero pinaplansya lang yung sa'yo, mga panyo, t-shirt, maganda lang. Na-excite ako kasi yun pag sumasama ko sa kanya. Lagi akong may binibigay sa akin na pagkain niya. Naglalabas siya sa lola. Kaya sabi ko, lagi ako nasasabi, sama ako lola, sama ako. Excited kasi lang. Lagi ang binibigay ng pagkain sa katera. Yun. Nanimiss ko rin yung mga time na yun. Masaya. Palalahanin yung mga... Para sa akin masasaya yun. Kasi naranasan ko talaga yung excitement ng buhay, mga challenge. Nasa murang edad ko eh. Napakaano eh. Nanimiss ko na kahit mahirap, masaya. Yung kapatid ko. Oo, alam ko, hindi naranasan yung gano'n. Kasi, maaga siya umalis eh. Nagpunta siya ng Manila noon, sa Lumaguete kami. Kasi nga, gusto ng mama ko malapit din sa kanya. Mama ko na nasa Manila din. Okay lang naman sa akin nang. Nandito ako, nanonood ako sa Lumaguete noon. Masaya naman. Magkasama kami ng pinsan ko. Kasama ko din yun. Kung ano yung mga gagawin sa bahay. Kasama ko siya. Saya lang yung alalahan talaga, no? Mga kasama natin. Lola ko, wala na siya eh. Mas na-heavy na si Lola. Kaya, yung talagang mamimiss ko yun. Yung magkasama kami, nung bata pa ako. Masaya lang. Saya lang ang buhay noong kahit na hira. Lalo ko, hindi ko ano, na-feel yung hira. Parang, ano, napuro lang. Basta excitement yung nararamdaman ko yun. Pag nagkukwento nga ako, no, ganyan, bata ako, naglalabada na, naglalabada ako, ay kasama ng lola ko, naglalabada kami. Tapos naglalako. Mga niluluto ng lola ko, naglalako kami. Namimiss ko yung gano'n, yung magtitinda. Pupunta sa bahay-bahay, magtitinda. Yung talagang sobrang namimiss. Wala na ngayon eh. Tsaka yung luto ng lola kong sarap. Hindi ko na maanap. Yung lasa ng luto ng lola ko noon. Yun na lang hindi ko na natutunan. Kaso kasi, lagi kasi siya pag nagluluto, lagi siya umalis. Kasi, kinukuha siya ng mga ano, 20 yasta. Kinukuha siya para magluto. Lagi yan, nakakarating din sa malalayo, lola ko. Kaya pagka tuwing uwi niya, na may dala yung pagkain. Ang dami. Ganyan lang ang kwento ko. Ano, that's the story about how I know how to plancha plancha. Mga ganito guys, hindi naman ito masyadong pinaplancha ng ibig. Kasi lang naplancha siya. Kasi ano eh, pantulog lang ito. Pambahay, kumbaga. Ito sa amin ko lalaki. Ito, ganito pang tulog to siya guys. Yung na hinahangar ko, yun yung pantrabaho ng mga anak niya sa opisina. Kailangan ano. Planchado talaga. Kailangan ko tapusin ito ngayon. Nasa 1/3 na lang ko ang ano guys. Kaplansyahin ko. Tapos na ito eh. Ito. Partner nito. Inalagay ko siya sa isa ka. Para pag kakuha ng amo, madali na lang. Isang kuhaan. Sama-sama together. Ito naman sa amang lalaki. Kailangan planchahin. Alis din niya. Pero hindi naman masyadong ano yung anong amos. Ano lang naman siya. Pag lumalabas ito gamit niya. Siyempre. Kailangan naman yung pantulog ng bahay. Dali lang lang planchahin ito mga polo shirt, t-shirt. Sa yung ano. Pang-opisina. Ang hirap lang tiyahin kasi 100% cotton. Gusutin ba?
this is it guys, yung na-plancha ko na. Ayan, at liligpitin ko na siya. Ito, dito lang yan sasabit. Yan, damit ng amo ko. So, see you later guys. Tingko lang siya guys ah.